Welcome sa isa na namang episode ng Panlasang Pinoy. Gagawa tayo ng lumpiang toge. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Toge or mung bean sprouts, lumpia wrapper, fish sauce, ground black pepper, carrot, dried shrimps, fried tofu o piniritong tokwa, minced garlic, at minced onion. Kigamit din tayo dito ng cooking oil. Umpisa na natin ang pagluto ng lumpiang toge. First step, kailangan lang natin mag-init ng cooking oil dito sa isang wok or cooking pan. Then, ilalagay na natin dito yung minced garlic. And yung minced onions. Papabayaan lang natin itong maluto sandali. Then, ilalagay na natin yung dried shrimps. Pwede rin kayong gumamit ng fresh shrimps instead of dried shrimp. Nasanay lang ako gumamit dito ng dried shrimp. So kapag fresh shrimps yung gagamitin ninyo, dapat yung hindi kalakihan. Kung medyo malaki yung shrimps ninyo, paki-slice na lang. Next step, ilalagay naman natin ngayon yung fried na tofu. Ang kailangan nating tofu dito, yung extra firm. Marami kasi akong kakilala na kapag bumibili ng tofu, binibili nila yung firm lang. Kapag pinirito to, medyo malambot pa rin. So kung katulad ng tofu sa Pilipinas yung gusto ninyo, extra firm tofu yung dapat ninyong hanapin. Next step, lalagyan natin ng fish sauce or ng patis. And ground black pepper. Haluin lang natin para mag-mix lahat ng ingredients. Then ilalagay na natin yung toge or yung mung bean sprouts. After ninyo malagay itong toge, kung sana itong magtutubig, dahil lalabas na yung liquid dito sa loob. So dahan-dahan lang din yung paghalo natin. At huwag na huwag natin itutulak ito pababa para hindi mapisat yung gulay. Papabayaan lang natin sandali itong maluto. Next, ilalagay na natin dito yung carrots. And haluin lang natin. Papabayaan lang natin itong maluto for a few more minutes. Then after this, ibabalot na natin ito sa lumpia wrapper. Next step, kailangan naman natin ngayong ibalot sa lumpia wrapper yung naluto na natin na gulay. Maglalagay lang tayo ng lumpia wrapper sa isang flat na surface and then ilalagay natin yung gulay dun sa center. Once malagay na natin yung gulay, kailangan nating i-fold yung lumpia wrapper. Siguraduhin lang natin na intact ito and yung mga sides dapat nakasara para walang lumabas na filling. Dahil kapag pinirito na natin to, kapag lumabas yung filling, ang mangyayari dito, masisira lalo yung lumpia wrapper and of course yung pinaglulutuan natin, dudumi rin. Then, kakailangan na natin ng water, ilalagay lang natin dun sa dulo para malock to, kasi ang ginagawa ng water, tumidikit to dun sa opposite side ng lumpia wrapper. After this, gagawin lang natin yung same step hanggang sa maubos na natin lahat ng naluto nating gulay. Then, ipiprito na natin to. Next step, maglalagay lang tayo ng cooking oil sa isang cooking pot or sa deep fryer. Then, iinitin na natin to. Once na mainit na yung cooking oil, pwede na natin i-deep fry yung kaninang lumpia na na-wrap natin. Papabayaan lang nating maluto to hanggang sa maging golden brown na yung color ng wrapper. Once na golden brown na yung color ng lumpia wrapper, pwede na natin tanggalin to dito sa lutuan.
Ililipat lang natin to sa isang lalagyan na may paper towel para sipsipin yung excess oil. And then, itutuloy lang nating lutuin yung iba pang wrap na lumpia. After nating maluto lahat ng lumpia, pwede na natin itong iserve. Para sa exact measurements ng mga ingredients at iba pang mga recipes na tiyak na magugustuhan ninyo, bumisita lang kayo sa panlasongpinoy.com. After frying at malagay sa isang serving plate, ito na ang ating lumpiang toget.